kwentong may aral ni Teacher Mengay. Si Niño at si Niña. Isang kayamanan na ituturing ni Mang Edgar at Aling Enya ang pagkakaroon ng kambal na anak, si Niño at si Niña. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay pinagkalooban na nga sila ng Diyos ng mga anak. Lumaking mababait at masunurin ang mga bata dahil na rin sa kalinga at pagmamahal na pinapadama sa kanila ng kanilang magulang. Mga anak, papasok na kami ng inyong itay. Kayo nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, nanay, maglilinis po kami ng bahay at didiligan na rin namin ang mga tanim. Bakit kaya ganun? Sobrang init ng panahon. Oo nga anak, mahirap kapag nagkaroon pa ng El Niño. Sa sobrang init ng panahon, baka mamatay ang mga halaman natin. Mas magandang mag-imbak na kayo ng tubig. Pero paalala mga anak, mag-ingat ng mabuti ha? Huwag magkakalat ng tubig sa sahig. Baka kayo ay madulas. Opo, Nay. Kami na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Nay, Tay, pagkatapos po naming maglinis, ay maaari po ba kaming pumunta ni Niña sa parke? Gusto po naming maglaro doon. Sige mga anak, pero tatandaan nyo palagi ang sinasabi namin. Mag-ingat tumawid. Tumingin muna sa kaliwat kanan bago tumawid ha. Huwag kayong magtatakbuhan. Baka kayo ay madapa at higit sa lahat, huwag kayong sasama sa mga hindi nyo kilala. Nauunawaan nyo ba mga anak? Opo, nanay. Opo, tatay. Salamat po. O siya, aalis na kami. Baka mahuli pa kami sa trabaho. Mabilis na gumawa ng gawaing bahay ang kambal. Tulong-tulong sila. Nagluluto si Niña habang naglalampaso si Niño. Nagdidilig ng halaman si Niña habang nagwawalis ng bakuran si Niño. Ayan, tapos na tayong maglinis. At nakahanda na rin ng hapunan para mamaya. Oo nga, tara na, punta na tayo sa parke. Gusto kong maglaro. Sige, tara na. Sabik na sabik ang magkapatid na tumungo sa parke. Sinisigurado nila na bago tumawid ay walang sasakyan sa kaliwat kanan. Maglaro tayo sa siso. Sige, dun ka sa kabila. Wow, ang saya! Ang sarap maglaro dito. Baba-taas ang dalawa sa pagsisiso. Bakas na bakas sa kanilang mukha ang saya. Sinubukan din nilang magpadulasan. Akit baba sila dito. Niña, dun naman tayo sa duyan. Sige, dito ako. Wow, ang sarap! Para akong lumilipad. Oo nga, ako din. Lalakasan ko pa. Huwag masyadong malakas ninyo. Baka mahulog ka. Hindi yan. Matindi naman ang kapit ko sa hawakan. Hindi nakikinig si Niño sa kanyang kakambal at tuloy pa rin siya sa pagduduyan. Hindi pa siya nakontento at tumayo pa siya sa kanyang inuupuan. Niño, umupo ka lang at huwag mong lalakasan. Natatakot ako para sa'yo, baka tumilapon ka. Huli na nga ang lahat at nakabitaw na si Niño sa hawakan na siyang kinahulog niya. Aray, aray! Ang sakit ng tuhod ko! Nagagalos ata ako. Iyan na nga ang sinasabi ko eh. Buti maliit lang ang sugat mo. Tara na sa bahay at lilinisin natin iyan. Agad umuwi ang dalawa. Nilinis si Niña ang sugat ng kanyang kakambal. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng benda upang hindi madumihan. Lugot ako nito kala nanay at tatay. Ikaw kasi, hindi ka nakikinig sa akin. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa? Nagulat ang dalawa na marinig ang kanilang inay. Nakauwi na pala kayo, Nay. Malinis na po ang bahay at may pagkain na rin po. Nay, Tay, patawad po. May kasalanan po ako sa inyo. Ano iyon, Niño? Anong nangyari sa'yo? Nahulog po ako sa duyan kanina. Pero okay na po ako. Maliit lamang po yung sugat ko. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, anak? Kaya palagi namin kayong pinagsasabihan na palaging mag-iingat sa mga gagawin nyo. Tingnan mo yan. Hindi sa hindi namin kayo pinapayagan. Ayaw lang namin kayong mapahamak. Opo, itay. Opo, inay. Nauunawaan po namin at pangako po hindi na po talaga ako uulit. Hayaan mo, anak. Alam kong may natutunan ka na sa nangyari ngayon at hindi mo na ulit yun uulitin. O siya, halina kayo dito, kumain na tayo.
Simula noon, palaging na nakikinig ang kambal sa mga tuntunin at paalala na sinasabi sa kanila ng kanilang magulang upang maiwasan ang aksidente at sakuna sa lahat ng oras. Wakas.